Hello ladies and gentlemen, this is Henry of Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang iyong sarili bilang produkto ng iyong pag-iisip, ng iyong mga pinili sa buhay at yung mga ginagawa mo lagi. Yan ay mula sa ideya ni Brother Beau Sanchez sa kanyang aklat na 8 Secrets of the Truly Rich. Ayan, so pag-uusapan natin yung you are the product of your thoughts, your choices, and habits. Sabi dito ni Maya Angelou, ayon sa kanya, if you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain. Alam nyo, ladies and gentlemen, ang daming mga tao sa mundo ang laging nagko-complain. Ayan. At dahil hindi sila satisfied with the kind of life probably they have, the situation around, yung mga nangyayari sa paligid, kaya complain ang complain, daming sinasabi, no? But do you know that the kind of life that we have at present is not because of the things around, the people around, our leaders, our family members, but it's because of you. Sabi nga, you're the product of your thoughts, choices, and habits, sabi ni Brother Beau Sanchez. So, products of your thoughts. Ano bang mga iniisip natin? No? Ano bang iniisip natin? Unang-una, for example, sa buhay, ano bang mga plano mo sa buhay? Malinaw ba? Sabi ko nga, in 5 years, in 10 years, in 20 years, in 30 years, malinaw ba? At pag sinabi nating plano, ladies and gentlemen, hindi ito yung plano na sinabi mo lang. Ito yung plano na nakasulat. Ulitin ko, planong nakasulat. Dahil sabi nga ni Napoleon Hill, sino pa ba? At saka Napoleon Hill, si T. Harv Eker, sa kanyang aklat na Secrets of the Millionaire Mind. Si Napoleon Hill naman sa kanyang Think and Grow Rich. Ayan. So, do not make, si Jim Rohn. No? Kailangan nating isulat yung ating plano sa buhay. Huwag nating gawing filing cabinet yung ating mind. No? Kasi alam nyo naman yung mind, madali siyang makalimot. Kapag, lalong-lalo na kapag hindi natin isinulat yung mga nais nating gawin. So we have to write our plans in 5 years, in 10 years, in 15 years, in 20 years, in 30 years. At dapat binabasa natin yung ating plano. Isa sa umaga, isa sa gabi, or kung meron ka pang time na basahin yan sa ibang oras, sa isang araw, gawin mo. Why? Para lagi kang ma-remind that this is the kind of life that you're going to have. No? Etong dahilan bakit ka bumabangon. No? At kapag meron ka ng plano, nako, hindi ka mapapagod, yung pagod na pagod na parang gusto mo na mag-give up, no? Kasi wala namang patutungo ng ginagawa mo. Pero kapag meron ka ng plano at may disiplina ka sa sarili mo at gusto mong abutin yung mga nais mo sa buhay, nako, gigising kang masaya at hindi ka magiging kumbaga malungkot dahil wala kang pag-asa. Bakit? Because you have your plans. In 5 years, ito na yung buhay ko. In 10 years, in 15, in 20, in 30 years, ito na yung buhay ko. So, produkto yan ang ating pag-iisip. Kapag negatibo tayo, yan din ang mangyayari sa atin. Kasi yun ang ating iniisip, yun ang ating pinaniniwalaan, yun ang ating gagawin, yan din ang magiging resulta. Pero, kapag tayo ay positibong tao at pinaniniwalaan natin yan, yung ating mga desisyon, yung ating gagawin ay magiging positibo din. At syempre, aasahan mo yung positive result. Ayan. So, ang buhay ay, it's also a combination of a lot of choices. Ano bang mga pinili mo sa buhay? Ano bang mga pinili mo sa buhay? Nag-desisyon ka bang mag-aral? Nag-desisyon ka bang mag-negosyo? Nag-desisyon ka bang maging empleyado na lang forever? Mag-desisyon ka bang magtambay na lang? Nag-desisyon ka bang gumawa ng mabuti sa kapwa, tumulong, magtrabaho, magplano para sa sarili mo? That is
your work, no? That is your choice na hindi mo pwedeng i-blame sa iba. And the kind of life that you have right now, sabi nga ni Brother Bo, you create your life. You create your life. Sabi din yan ng ibang mga authors. Even si Jim Rohn, no? Dyan sa Think and Grow Rich, dyan sa Secrets of the Millionaire Mind. Yan din ang sinasabi. At sa iba pang mga aklat, no? That we create our own lives. No? Tayo-tayo mismo. So, even our habits. Ano bang mga habits natin? Habit ba nating mag-ipon? Habit ba nating mag-aral? Habit ba nating ayusin yung ating plano? Habit ba nating magising ng maaga? Habit ba nating magtrabaho ng magtrabaho para dun sa ating mga plano? So, if you put them all together, sabi nga dito, if you put them all together, nako, magkakaroon yan ng magandang epekto. Because you become what you repeatedly do. Ayan, ayon yan sa linya, sa ideya ni Brother Bo Sanchez. You become what you repeatedly do. So, alam mo ba ang sabi? Dito, sabi ni Jim Rohn, ano? Failure is not a single cataclysmic event. No, kung failed ka sa buhay mo, nag-fail ka, hindi ito bunga ng isang malaking pangyayari na after that ay naging failure ka. But rather, you don't fail overnight instead. Failure is a few errors in judgment repeated every day. Pag sinabi natin, wag na muna yan, later na lang, di ko muna gagawin to. Di ko muna umpisa ng aking plano. Saka na lang ako mag-ipon. Saka na lang, no? And if you do that time and again, when you put them all together, my God. For example, yung pagiging overweight. No? Pagiging overweight. Hindi yan overnight nangyayari na tayo ay lumalaki, nagiging overweight. Kasi ilang beses kang kumain ng mga ganito, ng mga ganyan. And that's what you repeatedly do. That's the product of a long period of time. What else? Ang pagiging mahirap. It's also a product of a lot of decisions, of a lot of works, of a lot of habits na hindi ka nag-iipon, lagi kang gumagasto sa mga bagay na hindi mo naman kailangan, no? Tapos gusto mo kasing i-please o magpa-impress sa iba, sa mga taong hindi mo rin gusto at hindi ka rin gusto. So ladies and gentlemen, yung pagiging mahirap, we have to ask ourselves, bakit ba? Ano bang ginagawa natin? Kasi baka tayo din, hindi baka, sigurado yan pag inaral mo, ikaw rin, produkto ka rin ng mga pinagagawa mo sa buhay. No? And sabi nga natin, failure happens bit by bit. And if you want to change our lives, nako, kailangan baguhin natin yung ating mindset. Because you're the product of your thoughts, of your choices, and of your habits. And if you want to change that one, na maging iba ang resulta, you have to change your thoughts, your choices, and your habits. Sana may natutunan po tayo sa video na ito. Once again, this is Sunny of Sunray 75 Channel, the home of educational and positive videos. At hanggang sa susunod nating vlog. Thank you, and bye for now.